Yes po, yes po, Tita Winnie. Ah, okay. Sige. Good, Sam. So, yun nga ang tanong ko. Paano mo naumpisahan itong Humanitarian International at bakit mo siya tinawag na humanitarian? Actually, Tita Winnie, it started as parang mga humanitarian mission sa mga community areas kasi parang nakikita namin na maraming mahirap na Pilipino, maraming mahirap na tao na kailangan ng tulong. So, nagbibigay kami ng mga assistance, mga relief goods. Tapos, doon ko nakita na parang meron pang something na kailangan gawin. Kasi nakikita namin na karamihan sa mga mahihirap na kailangan tulungan is magsasaka. So, we started kasama yung mga kaibigan ko na mga young professional like Dr. Harold Bueno ng FEU, sila Sir Glenn Mariano, si Rome Marbella. So, iba-ibang province kami, magkakaibigan kami na meron kaming same passion sa pagtulong sa kapwa. So, hanggang sa nakita namin na itong mga magsasaka kailangan tulungan para maiangat yung kanilang buhay. So, nag-start kami sa Gabaldon, sa Nueva Ecija, na tulungan itong mga magsasaka. Okay. So, focus kami sa agriculture dahil mga agriculture advocate po kami. Hanggang sa napunta po kami ni Sir Jeff, as he is my partner, napunta po kami sa Kasiguran Aurora. Nalak po kami ng pandemic. Ay, naku! Tapos, nalak po kami ng pandemic sa Kasiguran. Almost 3 years po kami doon. Wala kaming magawa. So, usap-usap po kami. Sabi ko, hindi tayo makatulong. Hindi tayo makapagbigay ng assistance. So, parang start natin itong NGO na yung Humanitarian International. Hanapin pa natin na mas malalim. Ano ba yung problema ng community? Hmm. So, during pandemic, doon po kami nagkaroon ng parang realization at doon namin nakita lahat ng problema. Na una-una, hindi po pala yung kakulangan sa pagkain. Mm-hmm. Ang dahilan kung bakit maraming nagugutom na tao, hindi po pala yung kakulangan sa pagkain ang kailangan namin unang solusyunan. Ang unang-una, dahil advocate po kami ng agriculture, ay dapat solusyunan namin ang problema ng agriculture. So, nakikita natin, ang agriculture, backbone ng ating economy. So pag walang pagkain, so hindi tayo kakain, mamamatay ang tao, magugutom tayo. Doon and we are supposed to be an agricultural country, 'di ba? Dahil marami tayo mga lupain, diyan tayo nag-umpisa sa pagsasaka at pagtatanim yung mga ninuno natin. So kailangan talaga na suportahan. Kaya nga minabuti nitong ating bagong presidente na siya na daw ang mamahala ng Department of Agriculture. Okay. So with your research at saka yung inyong mga iba pang mga pag-aaral, what did you come up with? Dito kami nag-come up, Tita. Ano, ang laki ng kinakaharap natin problema globally. Yeah. Yung problema agriculture. Nakikita natin agriculture yung kailangan natin, agriculture yung kailangan natin para mabuhay. Hindi natin nakikita na yung agriculture ay nakakapagbigay ng malaking problema sa buong mundo. Global warming, climate change, dahil sa agriculture, nagkakaroon ng oversupply, nagkakaroon ng undersupply, nagkakaroon ng climate change, nasisira yung mga paninim. Like 2 weeks, nagkaroon ng bagyo dito sa Gapan, dito sa amin, sa Nueva Ecija, masyadong na-heat. So aanihin na lang yung palay, na sira pa ng bagyo. So doon namin nakita, nung tinayo namin itong Humanitarian International na solusyonan natin yung problema sa agrikultura. Ano ba yung problema sa agrikultura? Ano nga ba? Una, yung food waste, Tita. Food waste. One-third of our food consumption dapat na makukonsume natin na naifoproduce ng mga magsasaka, natatapon. So, one-third, isang bahagi, nung sa tatlong bahagi ng pagkain na naifoproduce na natatapon, that is $1.3 trillion. Per year globally. Let's qualify yung food waste. Okay? Pag sinabi mong food waste, ano ito? So Tita, ito food waste mula pa lang to sa production, ito yung mga hindi na nakakarating sa consumer, ito yung mga tinatapon na dahil tayo bilang consumer, meron tayong mga preference na kailangan unang-una, dapat maganda yung dapat hindi walang sira. So dapat meron tayong hindi nakapasa sa standard para maibenta. So sorted na, kumbaga na sort niyo na kung ano yung pambenta at yung kung ano yung hindi pambenta. Ang ibig mong sabihin, yung mga hindi pambenta na mga produce, tinatapon na? Yes, tinatapon to, Tita. Yung iba pinapakain sa hayop, okay sana kung pinapakain sa hayop kasi
itinatapon na to kapag hindi ito na-consume. And sa palengke lang dito sa amin sa Gapay, pupunta ako sa palengke, parang ang sakit na nakikita ko lagi na kapag tanghali ng ganito or mga hapon na, lahat ng binabenta na nagulay like mga leafy vegetable na madaling masira, nakikita ko nasa bangketa na lang. So parang ang sakit. Kaya one-third ng produce natatapon. So ito pa ang isang problema kung bakit namin sinusolusyonan ang food waste, kung bakit namin ina-advocate at in-empower namin yung mga tao na gamitin ang food waste. Dahil nakikita natin that the carbon dioxide, siya yung nagiging nagkakaroon ng epekto sa climate change, sa global warming atmosphere. But ang hindi natin nakikita dito is the methane gas na 26 times na mas mataas yung potency sa pag-trap ng heat at yung nitrous oxide na 300 times na mas mataas than carbon dioxide. That's right. Paano na po produce ang methane gas? Itong mga food waste na hindi natin nako-consume kapag ito nag-end sa landfill, over time, kapag ito nag-pile up, so magpo-produce siya ng methane na pupunta sa atmosphere. Kasi nabubulok. So dahil, yes, hindi siya na-decompose actually ng maayos, ng tama. Ayan. The nitrous oxide naman, kapag lumaki ang demand, dahil hindi naman natin kinukonsume, tinatapon natin, binibili natin. So si producer, nagawin yan, mag-produce lang siya, mag-produce kasi binibili naman. Tayo as consumer naman, ang ginagawa naman natin, tatapon natin kasi binili naman natin ito eh. Without thinking na tayo ay nakakapag-contribute pala sa global warming. Bakit? Kasi pag nag-produce, si producer ng pagkain, gagamit siya ng maraming fertilizer. Yung nitrogen, pagka ito ay hindi na-consume ng halaman, i-break down ito ng mga bacteria, i-convert niya into nitrous oxide na pupunta sa atmosphere. So, ang laking problema. Wow! Without knowing, ano, so kailangan, teka sandali, meron ba mga paraan para makarating yan sa mga magsasaka? Yes, tita. Actually, yung Humanitarian International, yung question niyo po kanina, bakit namin tinawag na Humanitarian International. Actually, humanitarian is someone, sabi, na nagbibigay ng tulong, di ba? Kapag may humanitarian. Pero kami, ginawa namin na ang spelling ay Y-O-U to emphasize that it is you, na ikaw yung dapat nagbigay. So kami, member, parang meron kaming sa sarili namin na kami yung dapat magbaba. Dahil kami nakakaalam and to educate other people para sila din yung magbaba ng information. Very good kayo dyan, na good sum, ha? Saan na kayo nakarating? Actually, tita, meron kami dito sa buong Region 3. Meron kami sa Kasiguran Aurora. Meron kami dito sa basihan ng mga volunteers and mga beneficiaries. And kapartner na din po kami ng CLSU through Doc Jella Abella ng eFarm Academy and the FEU Community Extension Service through Doc Chi Ortega. So hanggang Batangas, nakakarating na kami. Sa Batangas, we have the mushroom production kasi yung rice straw, mga sodas, tinatapon yan, magpo-produce din yan ng gas. So ginagawa namin, meron sila doon sa Kilitisan Mushroom Cooperative na tinayo namin, mga kababaihan nito, nagpo-produce na sila ng mushroom. Galing. Gamit ay mga recyclable, mga unwanted materials na pwede pala. Yes. Marami pala tayong ganun, good Sam, na mga bagay na akala mo patapon, when you throw it away, hindi mo na-realize na meron din palang epekto sa environment. At pero, on the other hand, kung gagamitin mo ng ulit, ng tama, makabubuti rin naman sa karamihan. O teka muna sandali. Bilang finance manager, Jeff, ano ba ng anong role mo sa Humanitarian International ninyo? Actually, tita, wala talagang fund ang aming organization. So more on sponsors lang talaga, donation doon kami mabase. And then the knowledge na meron kami, yun lang talaga yung naibibigay namin sa community. Kaya when it comes to my role as a finance manager, actually wala talaga akong ganong, kasi wala. Dahil talaga as in. More on talagang volunteer ang ginagawa po namin. Wow, that's so nice, guys. So young. Basa kami sa sarili namin pera. Yes. Oo nga. Sobrang, ano, kay babata nyo pa, ang gagaling nyo ng tumulong. Okay, our focus today for our show ay yung tawag dito, paggamit ng food waste. Okay, na food waste, quote-unquote, ano, na tinatawag na na-explore nyo na. So, ano-ano yung mga produkto na nagagawa nyo na from these things?
Kami po personally ni Sir Jeff, yung i-discuss namin, ito yung ginagawa namin. Okay. So hindi ko i-discuss yung hindi pa namin nagawa na ituturo pa lang sana namin. Sige, actually, sige. Nung na-lockdown kami sa Kasiguran, nakahiram kami ng farm, maraming banana. Like, di ba, kapag bumibili tayo sa palengke, hindi natin pinipili yung mga overripe na banana, hindi natin pinipili yung mga pangit na banana. Yeah. So nangyari doon, dahil wala nga kami magawa, so nag-experiment kami ng homemade banana cake. Na ito yung i-discuss ko ni Sir Jeff. Si Jeff. Overripe banana. Sige, Jeff. Ganon. Paano ang banana bread recipe mo? Okay. Madali lang naman po siya. Very typical banana bread lang naman siya. Okay. So, hindi na kailangan pang masyadong marami pang palabok. Ano po. So, kailangan lang natin, meron tayong mixing bowl, of course. Of course. Ayan. And then, ang mga ingredients po natin, meron po tayong overripe banana. Yun nga yung mga bananas na hindi naman talaga napipili pagdating sa palengke. And kung meron kayong hindi nyo naman na rin ganong nagagamit sa loob ng bahay, gawin na natin banana bread. Ano sige, po? Sige. So 2 to 3 medium bananas, 4 if you want, kung marami talaga. So i-mash lang natin siya. So meron na po kami na-mash na yun. So ilagay na natin sa mixing bowl. Okay? Okay. Sige. Yan, lagay natin siya sa mixing bowl. Lahat ng mga wet mixtures. Okay? Alright. We also yung egg. 2 eggs. 2 whole eggs po ito. Yes. 2 whole eggs. Yes, whole eggs. And then, meron po tayong cup, ng 1/4 cup ng milk. Evaporated milk. Okay. Oh, yes. Halo-halo lang natin siya lahat. Mm-mm. And then, yung atin pong vegetable oil. Ano po? Okay. 1/4 cup din po ng vegetable oil. And then, imix lang natin sila lahat. Okay. Mix. Kahit typical na anak sa loob ng bahay, magagawa lang ito. Ano oo. Po? Madali lang. O, mix. Tapos? And then, after that, nang mamix mo na yon, yung mga dry ingredients naman ang isunod natin. Kahit anong unahin nyo, unahin muna natin yung sugar. Meron po tayong 1 cup ng sugar. Okay. Ayan, i-mix lang din natin ng konti. Ayan. Ayan, tapos? And then, i-mix na rin natin yung all-purpose flour, 1.5 cup din po. Okay. Ayan. Hindi na kailangan ng blender o hindi mixer. Na, kasi kung tipikal na Pilipinong pamilya lang naman, di na, wala namang mga blender and mixer. Oo, no? Kaya, sige. Ayan. And then also yung ating 1 teaspoon ng baking soda. Okay. And then, ayan. Ayan na. So choice nyo na rin kung gusto nyo pong lagyan ng vanilla extract or vanilla essence. Pero kung wala namang available, it's okay lang din. Kung panggamit lang naman, own consumption lang naman, hindi na mahalaga yun. Pero syempre, kung gagawin mong business, pagandahin na natin. Sarapan na, natin. No? Sarapan na. Okay, yes. Tapos? Mix lang po natin siya ng i-mix. Ilang yanera ang magagawa dyan? Actually, meron ma'am kaming ito, baking a sheet. Pan. Baking pan, rather. Okay. Dalawa. Ang size nito ay, I don't know the size, pero dalawa po dito sa isang. Parang medium. Medium size. Ayan. O, sige. So, i-grease i-grease natin yung ating aluminum food tray. Yes. O, di naman kaya mga, tawag dito, mga metal pans. Tapos, ibe-bake yan. Gano'ng katagal, Jeff? 40 to 45 minutes, tita. 40 to 45 minutes. Lang natin. Ah, sige. Yes. Tapos niyan. Siyempre, dapat bago mo i-preheat mo na yung oven. Oo, ipipreheat yung oven. Alam niyo habang ginagawa ni Jeff yan, kwento ko lang, bakit kailangan i-preheat ang oven? Kasi para mainit na yung papasukan ng cake. Hindi na sila mag-iintay kung kailan pa siya tiiinit. Babagsak ang cake. Maniwala kayo sa amin ni Jeff, hindi masarap. Yes. Okay, so, bake na yan. Habang ginagawa... Oo, sige. Lalagay mo na yan ngayon. Yan, ha? So, lagay na natin siya ngayon. Oo, please. Please, lagay nyo na. Okay. Tapos ibe-bake ng 45 minutes. Aprobado yun sa ganyang kalaking llanera. Ano? Jeff, 45 yes, minutes. Ito yung ginagawa na talaga namin. Okay. Ay, tapos meron pang isa. Bukod pala sa paggawa ng banana bread, pwede ka rin gumawa ng banana vinegar? Yes, tita. Paano naman Bali, ginagawa? Naman, sige, ikaw naman yon, good Sam. Lagay mo na sa oven yan, Sam.
Eh, yes, Sam, tuloy. Bali, Jeff. Bali, kasi matagal, nag-date kagabi para maipakita po yung outcome sa mga viewer. Ah, oo, hindi. Mamaya na sana. Gumawa muna tayo na ayan na. Oh, naku, para ang sarap naman. Okay, that's after 45 minutes. Pero paano gumawa ng ano? Banana vinegar. Alam ko, banana ketchup. Yung banana vinegar po, napakadali actually. Sobrang dali. Kailangan lang po natin ng jar. Okay. Pag pagbubruhan yung fermentation process ng ating vinegar, okay, kailangan natin type na saba yung banana. Nakita niyo, diba? Usually, yung pinipinin sa palengke. Yes, yes. Durug-durug na. Pero ito yung maganda sa banana vinegar kasi madali na po siyang kumatas. So, ang gagawin, yung ating pong banana, na nahugasan siya, papatiktigan na, babalatan lang po natin. Ilalagay lang siya sa jar. Oh. Yung jar natin dapat ay 2/3 lang po yung ano yung malalagyan. So hindi dapat siya punong-puno para yung gas meron siyang ano, meron siyang space. Uh-uh. And dapat hindi natin siya isisealed tight kapag peppermint po natin siya ng 3 weeks okay to 1 month. So makikita naman po natin na magkakatas siya, magtutubig siya after to 1 month. Pag nakita po natin na marami ng tubig, tapos maasid na yung amoy, tapos lasang suka na talaga yung ano yung pinaka-juice niya. Ito na po yung time na dapat na natin siyang i-harvest. So paano po ba yung pag-harvest ng ano ng ating banana vinegar? Ang gagawin po natin, i-strain lang natin siya, sasalain lang. And mas maganda po para mas clear, mas maganda yung outcome ng ating vinegar kung meron po tayo nung yung pang-drip sa coffee. Okay. Para talagang pinong-pino po yung ano yung ating vinegar. Oo. So kailangan pupunuin lang po natin ng hanggang 3/4, sabi mo. Apo, 3/4. Dapat okay, hindi po siya masyadong puno. Oo nga. Para meron siyang space. For the air. Tapos, apo, lalagyan, itatak po natin siya pero hindi natin i-seal tight. Ah, okay. Dapat po makalabas yung ano, yung gas. Okay. Apo. Bubruhin po natin to ng 3 weeks to 1 month, kailangan po nasa madilim siya na lugar, tapos yung temperature, and once in a while po, titignan natin, i-release natin yung takip para mag-release po yung gas kasi sasabog kapag yung gas niya po nando dun sa... Anong itsura na pagka naburo na? Meron ka bang tsura dyan? Actually, tita, naubos po yung ginawa namin. Naku naman! Pero ano, meron kang ano? Meron ka dyan na itsurang nagawa nyo ng suka? Yung ala tita yung picture din po, na-corrupt yung aming laptop. Actually, lahat, all of our documents are corrupted. Nakakainis naman to. Kasi paano ko malalaman if I'm doing it the right way? Meron ba kayong social media kung saan nyo tinuturo yan? Yes, tita, hindi kami nagtuturo sa social media. Nagtuturo kami ng actual. Pero yun, ang yun nga, we are planning to ano, mag-vlog na eh. Oo! Kasi nahihiya pa ako. Teka sandali, anong lasa? Wala tayong ano sample, no? Pero anong lasa niyang banana vinegar? Vinegar na vinegar, tita. Para siyang yung mga sukang paumbong cane vinegar din na talaga? Mga ano, na... Pero na ganun din halos yung lasa niya. Pero maano so, yung hint lang? Ng banana. May hint pa rin naman. Yes, tita. So sasalain lang, tapos yun na yun. Yes po, tita. Suka na. Actually, ang dali. Wala kang yahalo. Kaya nga. Ang galing. Kumatas. Diba, kung meron kang mga overripe na banana, instead na itapon mo, and meron pa, kung hindi na talaga siya edible, yung ating banana, halimbawa, itong banana peel. Diba, meron, hindi natin maiwasan, may mga bulok na dyan, may mga sira na. So, may kapupunta pa rin po ito, yung ating tinatawag na bokashi composting. So, yung bokashi composting, hindi tayo makakapag-compost, nasa condo tayo, nasa apartment. So, inaan natin kasi babaho yan, di ba? Oo. So, through bokashi composting naman, at ng ating food scrap, pwede natin ilagay, kailangan lang natin ng timba, bubutasan lang natin siya sa puwet, okay, para makalabas lang yung mga juice. Then, kailangan natin ng extra timba. Para magpampansalo, pansalo. Yes, mag-hold siya doon sa juice. Okay. So, ang gagawin po natin dito, napaka-simple lang. Oh, sige. Meron tayong asan mga jaryo, di ba? Okay. So, lalagay lang po natin yung jaryo doon sa ilalim ng ating timba, okay, para hindi mapon yung mga debris ng ating compost para yung mag-hold. Uh-oh. Same time,
kukunin yung katas. Uh-uh. Lalagyan na natin yung ating mga bulak-bulak. Okay. Meron na ako dito dito na prepare yung mga pinaganuhan namin ng carrots and repolyo. Ah, okay. Na sinap na siya ng maliliit. So ilalagay lang natin dito. Okay. Bakit hindi siya babaho? So meron tayong ginagawa. Una-una, yung pinapakatas natin yung juice. Hmm. Every 2 days, pwede natin tanggalin para kuhanin yung juice ipang dilig sa halaman. Oh. Para kasi andun yung nutrients. At the same time, kaya hindi po siya bumabaho, gumagamit po tayo ng bokashi brand. Ano yung bokashi brand? Ano yan? Japanese technology na nabibili to online, yung bokashi brand. So, pwede po tayong gumawa. Mm-mm. Ang ginagawa lang po dito, yung bokashi brand ay ni-sprinkle lang. Okay. Ino-cover mo yung basura, mm-mm, every layer. Mm-mm. So kapag nakoveran mo siya, halimbawa meron ka ng mga 3 cm, na-press yan, din para makompress. Tapos, maglalagay ka ng bokashi bran, another 3 cm layer, bokashi bran, hanggang sa mapuno. Mm-mm. So kapag tapos na po ito, pwede mo na siyang takpan, meron tayong tinatawag na anaerobic na composting. Tinatakpan po natin siya sealed tight para hindi po makalabas yung hangin, para madali po siya makompose. Okay. So hindi po manamis-namis yung amoy kapag nasa kusina lang o nasa loob lang ng bahay itong ating bokashi compost. Ayan. So after 3 months, 4 months, pwede na po siyang i-harvest, pwede na siyang ihalo sa ating mga pantanim ng halaman. Actually, we have strawberries dito. Talaga? Yun yung ginagamit namin. Sige. Pakitaan po ni Sir, yung mga tanim namin na strawberries. Yung ginagamit namin is yung mga bokashi na compost and other compost. Ano yan? Ihahalo pa sa lupa o siya mismo? Siya lang? Mas maganda po ihalo. Ihalo sa lupa. Oy, ang galing-galing nyo. Lahat yan pinag-aralan nyo, ha? Good Sam. Ano yan? Ano yan? Basil, tita. Basil. Yes. Mahilig kami magluto. Actually, we have calamansi. We have sili. Dito sa aming bahay. Kasi balak namin gawin pag nag-vlog po kami yung farmhouse. Oo. So dito sa bahay namin gagawin namin siyang farm. Kasi we love farming. And yung farm, yung demo farm namin nasa Kasiguran, it 7 hours drive from here. So ang hirap pumunta from time to time. So gagawin namin farm yung apartment namin dito sa Nueva Ecija para hindi namin malis. Saan kayo sa Nueva Ecija, Good Sam? Ngayon po, si Sir Jeff kasi naka-assign dito sa Gapan sa Nueva Ecija. Gapan, San Isidro lang kami. Taga San Isidro ako. Oo, pero hindi naman kami nagsistay doon. We just go there every now and then. But I wanna see you guys. Kasi gusto ko magpaturo sa mga ginagawa ninyo. At malay mo anong tawag dyan eh. Mapakinabangan. Pwede, alam mo, pwedeng ibenta yung banana bread nitong si Jeff. At saka yung vinegar mo. At saka yung mga ginagamit ninyong mga fertilizer and composting methods. Makakatulong talaga mapayabong. Usong-uso ngayon ang planting. Yes po, Tita. Actually, Tita, gusto nga po namin sana na gawin na parang livelihood or income generating part. Yung advocacy namin, magbenta ng mga organic fertilizers and other product na nagawa po namin out of mga dapat na food waste. Actually, hindi po namin siya tinatawag na food waste hanggat nagagamit namin siya. Of course. Patawag na tinatawag siya na food waste kapag hindi na po namin siya nagagamit. As nagagamit po namin siya, hindi po siya food waste. Anong tawag nyo? As simple as, ano pa rin po siya? Simpleng damage pa rin po siya kasi nagagamit po naman eh. Oh, it's not waste actually. Siya, banana pa siya, di ba? Para residual, pwede? Hindi pa rin po residual. Residue, iba rin. Tira-tira. Oh guys, I'm so impressed with your methods. Last lang, tita, kung may time pa. Oh, meron, napakadali lang din. Dalawang paraan lang din. If you have kangkong, if you have talbos ng kamote, di ba, ang kinukuha lang naman natin is yung tops. Oo. So, tinatapon natin yung ilagay mo sa isang container. Okay. Same din. Mm-hmm. Hanggang 3/4 lang din ang ating container. Mm-hmm. So, chop-chop na siya, kangkong, alugbati, talbos ng kamote. Lagyan mo ng kung gano'ng karami yung timbang niya, gano'ng din karami ng molasses. If wala kang molasses, brown sugar, yung very dark na brown sugar, yung ratio niya parehas lang. Kung 1 kilo, yung kamote tops or kangkong tops, 1 kilo din yung brown sugar. Tapos, lagyan mo lang siya, isama mo lang siya, hayaan mo lang siya ma-ferment, magju-juice, tatakpan natin siya ng Manila paper. Okay. So, hindi pwede
sakit, dapat Manila paper lang. Uh-oh. So lalagyan natin siya ng rubber band. Uh-oh. Para lang, so hindi kailangan, dapat makalabas pa rin yung hangin niya. Ano? So, simple last step. Para after saan one, yan? After 2 weeks, tita, meron kang foliar fertilizer, yung in-spray na fertilizer na growth promotant ng iyong halaman. Oy, so, galing! Yung ating dahil yung ating mga halaman na kailangan ng tinatag namin pampabulas. Oo. Dahil yung kamote and yung pangkong ay mga mabibilis tumubo na halaman. Mm-hmm. So sila yung nung kailangan galing para sa inyong pagpapatubo organically. Very so, good kayo. After 10 days dito, magju-juice siya, magiging juice. Uh-oh. Yung harvest and kukunin mo yung juice, sasalain, pwede mo siyang i-store sa bottle. Uh-oh. So, dalawang kutsara sa isang litro, ihalo mo lang dalawang kutsara nito sa isang litrong tubig, ihalo mo lang, ispray mo na sa mga halaman mo. So ayan meron na ka ng fertilizer para mabilis po silang mapatubo. Yayabong na ang aking yes, garden. Ako, I'm so impressed guys with your methods at saka yung mga diskarte nyo. Maraming salamat para sa kulang ang oras ng winner sa life. Pero winner na winner kayo sa ginagawa ninyo. Thank you, good Sam. Thank you, Jeff. Maraming salamat. I hope to see you. Yes, we are. Nasa ko last kami gapan. San Isidro is na po, 5 minutes lang. Okay, sige. Papatikimin ka namin ng banana bread and yung aming special sa pintita. Oh, siya. Sige, I'll look forward to that. Maraming salamat.